Oh, siyo sa mga kabose, welcome to channel ko, guys. For today's vlog. So, mag-unbox po tayo nitong hindi pala unboxing, unplasticking kasi naka-plastic lang siya. So, unbox natin itong materials na nabili natin sa Kalatagan, Batangas kay Jonathan Dakil. So, ito po 'yung napakalaking kamuning bilog. So, XL na po 'yung sukat nito, mga kabose, unboxy. Grabe, mga kabose. So, ilalagay ko 'yung Facebook ni Jonathan Dakil sa dulo ng video na to. So, kung gusto niyo ng mga kamuning bilog, yang Batangas, mga kulasi, may mga materyales si Jonathan na mga ganyan, mga kabosay. So, ito ang nabili natin sa kanya. So, nakuha ko to December 13. Pasensya na, late upload lang po ito, mga kabosay. So, December 13 pa po itong video na to. Hindi ko lang na-upload kasi may mga naunang video pa ako nung pagkuha ko ng mga materyales sa Batangas. So, yung inuna natin, mga kabosay. So, December 13 po ito. So, dumating sa akin itong napakalaking kamuning bilog na ito, mga kabosay. So, buksan natin, papakita ko sa inyo. Grabe, laki. So, nung pumunta ako doon, may mas marami pa doon mga malalaking mga kamuning bilog. So, dyan sa Kalatagan, maraming hunter ng mga kamuning bilog. Kung sino sa inyo may kursunado ng kamuning bilog, dyan. Sa Kalatagan, Batangas po, napakarami. So, ito, galing kay Jonathan Dakil. So, ilalagay ko sa dulo ng video na ito, paulit-ulit. Umpisa na natin, guys. Pero syempre, bago natin po umpisa yung video, kailangan din po pasukin yung intro ko. Kaya intro, pasok! At ito na nga, mga kabosay. Umpisa na natin to. Syempre, shoutout dun sa mga nabilhan ko ng mga bosay dyan sa Kalatagan, Batangas. Shoutout kay Jonathan Dakil, kay Rogelio Hernandez, kay na John Ray, dyan kay sa Tuwi, kay paring Luis Elimar, yan, tsaka kay Aris Matalog, dyan sa sa Batangas, Nasugbo Batangas, mga kapos. So, buksan natin to. So, hindi na muna sana ako bibili ng materyales, pero ang laki nito, sayang, nanginayang din ako kasi kunin ako na to. Siguro itong materyales ito ang huling materyales na mabibili natin ngayon 2023. Ito ang huling materyales na mabibili natin ngayong 2023, mga kabosay. Napakalaking kamuning bilog, grabe. So, pag may time ako, papasyal ulit ako dyan sa Batangas. Ang laki nito. So, parang siya, clamp style o wrap style. Grabe, mga kabose. Kita niyo na ba? So, ayan o. So, ang ganda ng pagkahukay. Kasi puno-puno ng hair rods. So, papakita ko sa inyo mamaya. Tanggalin muna natin yung yung harap, guys. So, siguro ako, ito ang gagawin kong harapan niya. Kita nyo yan. Grabe, laki. Napakalaking kamuning bilog nito, mga kabosay. So, ang tansya ko, mga 15 kilos, mga kabosay. So, nung shipping niya to, ang bayad po niya sa shipping nito papunta dito sa Cainta Rizal, galing Kalatagan, 1,025 ang shipping fee nito, mga kabonsai, na sobrang laki. Pero yung mga maliliit naman, may umabot na ng mga 300, 500, ganyan. Pero ito,
dahil malaki. Ang bigat nito, guys. Oh. So, umabot ito ng ano, sinend niya sa akin yung resibo. Umabot po ito ng 1,000 mahigit ang shipping fee nito, guys. Mukhang malaki na ito. So, meron akong tatanggalin dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Babaw siguro tayo ng konti. Sobrang parang sobrang taas niya. So, ito nakapilipit na ito. Itong may nabiyak na ito sa ibabaw. Yan. So, tatanggalin natin yan. Lalagarin natin yan dito. I-workshop na natin, guys. Putuli na natin yan. Itong isa na ito sa ibabaw. Pero, grabe guys, no? Kita nyo naman kung gaano kalaki ang kamuning bilog na yan. Laki. So yung mga ibang kamuning bilog na nakuha ko kay John Ray. Hindi ko matanda yung apelido ni John Ray, sorry. So ang dami, siguro mga 10 piraso yung nakuha ko sa kanila na kamuning bilog dyan sa kalatagan din mga kabonsai. So susunod na vlog, susunod na video, ipapakita ko sa inyo yung mga itsura niya. Napakagaganda rin mga kabonsai. Para sa akin. Napakaganda at saka malalaki. So, parang napakabihirang makakita ng ganitong kalaking kamuning bilog. Kaya talagang sabi ko, sige sa akin na yan. Ako nang main ko na yan. So, ganitong kalaking kamuning bilog. So, ang gagawin natin dito guys, puputulan ko dito sa ibabaw. Pero, bukas na siguro bago natin itanim. So bukas ko pa ito itatanim mga kabonsai. Dahil ang gagawin natin dito, ibababad muna natin sa anaa. Pakita ko sa inyo. Yan guys. Ibababad natin dito sa anaa muna. Overnight o magdamag natin ibababad. Dahil sayang yung materialis natin kung hindi mabubuhay. Kaya double effort ang gagawin natin dito. Babad muna natin yung anaa. Tapos ang gagawin ko dito, i-ICU natin yan mga kabonsai. Para siguradong mabuhay at hindi sayang ang pera natin mga kabonsai. Kasi sayang ito kung hindi natin mabubuhay. Sayang yung halaman kung mamamatay lang. Yung pera walang problema. Sayang din, pero nanghihinayang ako dito kung mamamatay lang ito. Diba, kinuha natin sa bundok. Sayang naman kung pagtatanim natin para gawing bonsai, mamamatay siya. So, gamit tayo ng rooting hormone, pampalakas para mas mabilis mag-ugat o pampalakas ang ugat ng mga kabonsai. Rooting hormone. Sa ganitong mga kalalaki, yan. Yan, magamit tayo nito. So, yung mga yang Batangas ko dati na ano na tinanim, galing kay Louie. So, binaba din natin yan sa rooting hormone na anaa. So, ang bili ko pala dito, guys, ang bili ko dito sa anaa ay 250 pesos. Kita ba? Ayan, o. 250 pesos po yan mga kabonsai. Yan ang bili natin. So kung magkano ang bili ko dito sa kamuning bilog na ito, mag-PM na lang po kayo sa akin sa OLTB Mix Vlog na Facebook ko. Yan, para doon tayo mag-usap. PM tayo, PM kayo sa akin sa OLTB na Facebook ko mga kabonsai. Laki! Grabe! Hindi ko akalain sa picture parang malaki na, pero nung dumating dito talagang parang grabe laki pala nito. Kaya nung sinabi sa akin ni Jonathan na, sir, medyo mahal po yung shipping fee. Eh, sabi ko, sige. Eh, nung sinend niya sa akin yung resibo, 1,000, parang 1,025, ganyan, yung resibo nito. Yung ano, yung shipping fee nito sa flash niya pinadala to sa flash. Ikutin natin para mas pagkita nyo. Kukunin ko yung ano ko pag-paikot, please. So ano to, ano lang to, gusto ko na i-share sa inyo itong nabili ko na kamuning bilog na grabe ang laki niyan guys. Kutin natin. So ayan guys ha. Hindi ko makuha yung ibabaw, hindi umabot ng camera eh. Hindi umabot ng camera yung ibabaw niya. Kutin natin guys. Pero bago ko itanim ito bukas, i-workshop ko na namin to. So ipapakita ko sa inyo kung ano magiging itsura niya kapag na-workshop niya. So ganyan ang itsura niya. Clam o wrap style. Yeah. So siguro parang clam na mangyayari ito guys. Napakaganda. Laki. So ito ang magiging harap natin guys. Ito na magiging harap. So tutulin tayo dito. Ibabawasin tayo dito guys. Ibabaw.
Kasi meron dito ng nagdikit. Ito. Yan. Yung dalawa na to nagdikit yan. So itong isa na to, tatanggalin natin ito. Tutuloy natin. Siguro, sabi nila sa akin, magputol pa ng konti. Magbawas. Para hindi masyadong mataas. Pero parang nanghihinaan ako na magbabawas pa. Tingnan natin bukas sa bago natin natalim yung workshop natin ito, guys. So, ang maganda dito sa kamuning na to, sobrang daming hay roots, mga kabosay. Daming mga malilit na ugat. So, isa yan sa maganda. Ibig sabihin ni mas malakas yung halaman kapag maraming mga hay roots, mga kabosay. So, sabi rin nila sa akin, kapag ganito namang pag kahit aglamig, itong kamuning bilog naman, malakas naman, guys. So yan, any suggestion, mga kabosay, kung saan tayo pwede magputol, magbawas. So itong dalawang ito, halos magkatapat. So gagawin natin dito, baka mayroon tayong ibababa ng konti para hindi sila magpantay. Ito, laki, mga kabosay. Ano yan, no? Maraming laki. Nakakatuwa. So ipapakita ko sa inyong timba na pagtatinaman ko dito, mga kabosay. Batya na pagtataniman natin, guys. So, ibababad natin ito sa... ibabad mo natin sana, guys, para pakita ko sa inyo kung paano proseso ng pagbababad, mga kabosay. So, guys, ilagyan na natin, ibabad na pala natin sa anaa. So, ayan yung anaa, mga kabosay. So, ang paggamit ko ng anaa, isang timba ganito, isang timba ng pinturang malaki nilalagay natin, isang takip, guys. So magiging kulay green yung tubig nyo. Okay, guys, papakita ko sa inyo yan, kulay green. So haluin lang natin. Okay lang yung kamay, maghugas na lang kayo. Haluin natin yan, guys. Tapos ilalagay natin yung materialis natin dyan. Ayan, guys. Haluin natin dyan. So yung patya, binili natin yung patya na yan. 100, ganun bili ko, 130 pesos yung patya, guys. Tapos bubuhos natin tong isang timbang tubig na may anaasa kanya. So ginagawa natin pati itong katawan, binubuhosan natin, guys. Para mabasa. Gusto ko lang magsigurado na hindi ito mamamatay. Kaya syempre, mag-effort tayo. Gusto nating mabuhay kasi sayang naman kung mamamatay siya, guys. Kabosay. So ibababad natin ito ng ibababad natin siya ng magdamag. So bukas umaga ko po ito itatalim. So ipagtatalim natin, siyempre i-video din natin, i-vlog din natin. So dito ko na rin itatalim sa sa batya na to. Dito na rin natin itatalim sa batya na to itong ating kamuning bilog, mga kabosay. So kamuning bilog natin, ha. Grabe, ang laki! Yan. Hindi ko akalain na ganitong kalaki siya. Pero doon sa picture, malaki naman. Pero nung dumating dito sa akin, sige, grabe, mas malaki pa pala ito, mga kabosay. Kaya nakakatuwa. Meron na tayong malaking kamuning bilog, mga kabosay. So ilalagay ko po sa dulo ng video na to yung
Facebook ni Jonathan Dakil. Kung gusto niyo mag-order sa kanya, so nag-shipping din siya. Meron ding diskarte na bibili niyo sa kanya yung materyales, pwede niyo ipatanim sa kanya. Tapos pwede niyo pick-upin doon mga kabosay sa Kalatagan, Batangas, mga kabosay. So itong sa akin, pinaship ko na lang para ako na magbuhay dito sa garden natin. Kasi excited ako na dito sa mga malalaking kamuling bilog na ito mga kabosay. So yun guys, ganito yung vlog natin. So abangan nyo po yung part 2 ng video natin ito. Ipagtatanim po natin itong ating kamuling bilog ng Batangas. So kung may iyang yung Batangas, syempre meron din pong kamuling bilog ng Batangas mga kabosay. So yun guys, hanggang dito lang po muna. So stay safe at syempre, God bless you all po mga kabosay. Maraming salamat po sa inyo lahat. So maraming salamat pa rin po sa patuloy na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat at hindi nyo ko iniwan. Maraming salamat sa sumuporta sa akin itong buong 2023. At asahan nyo po sa 2024 na gagawa tayo ng maraming video. Siguro mas magagandang video. Titingnan natin kung kasi may target po ako na puntahan po ang mga iba't ibang bonsayan dito sa atin, sa Mayama, sa Manila, dito sa dyan sa Laguna, dyan sa Cavite, pasyal tayo ng Norte. So maraming mga nag-iimbita, maraming nag-invite. So, hindi ko lang talaga matutukang puntahan, pero sisikapin ko sa 2024 na mabigyan po kayo ng magandang video mga kabosay. O so yun guys, hanggang dito lang po muna. Stay safe pa siyempre. God bless yourself po. Maraming salamat po. Thank you.